Hey guys, Ziz here. So, ito yung magiging guide ko dun sa isang category ng achievement, which is yung Elemental Specialist. So, yung maraming players ang nag-struggle dito sa achievement na to. Well, naiintindihan ko naman kasi mahirap naman talaga ma-unlock yung ibang achievement dito. So, ganda lang. Tutulungan ko naman kayo dun pa natin ma-unlock to. So, para you know, sabay-sabay natin makuha yung name card. And at the same time, pag natapos natin kasi to, merong Primogems na naghihintay sa atin. So, ang total neto pag natapos nyo, possible na makuha nyo is around 240 ata. 240 to 250. So, yun yung Primogems. So, not bad. Nakakadagdag to sa pang-wish natin. Or, kung nag-re-refill naman kayo ng resin gamit Primogems, so, malaking bagay ito. So, if ever meron man kayong suggestion, kung meron pang mas madaling way para matapos to, so, comment down below para masuggest natin sa new players. So, simulan natin dun sa unang-unang achievement na makukuha natin or natapusin natin, which is yung kulit. So, ang kailangan naman natin dito is i-freeze natin yung kalaban for 10 seconds. So, dito natin siya tatapusin sa Spiral Abyss. So, sa Spiral Abyss, tatapusin natin siya doon sa Floor 2, Chamber 2. Kasi dito, nandun yung Leyline Disorder na Cryo, na mas matagal yung freeze. So, dito, makikita nyo sa Floor 2, Chamber 2 kalaban natin yung Slime. So, Hydro Slime, ito yung isa sa mga madaling mararapos natin na achievement. So, kahit ako lang din ang gagamitin natin si Kaya kasi mag-stick tayo dun sa basic na mga characters. So, yun yung makukuha nyo sa simula ng game. So, kita nyo naman ng weapon ko lang is yung Dull Blade. Kailangan natin kasi na mababang damage, hindi natin dapat papatayin yung slime. Kailangan talaga natin ma-freeze yung slime for 10 seconds. So, to, lagay ko na sa party ko si Kaya. So, idalagdag ko na lang din ibang party para lang nandun sila. pero si Kaya lang talaga ang gagamitin natin dito. So, pagdating dun sa ano, sa mga kukunin nyo sa simula, huwag kayong kukuha ng offensive. Mag-stick tayo dun sa mga defensive like HP or defense para at least hindi siya magdadagdag sa damage natin sa slime. So, when I start yun yung challenge, yung mga slime lalabas. So, makikita nyo yung pinakamalaking slime. So, doon tayo mag-focus kasi yun yung pinakamalaking buhay. So, every cooldown ng freeze nyo, ikaso lang dun sa slime. So, dire-diretso lang siya. Then, pag namatay na yung unang slime na malaki, lipat kayo dun sa may pangalawa. Para kasi nagdidire-diretso yung ano eh, yung seconds ng freeze. So, itan nyo, na-complete natin dito, kaka-freeze lang natin doon sa slime. So, sobrang bis lang niya. Ang hintay nyo lang talaga is yung cooldown nung first skill nyo. Next naman is Cecilia Garden. So, ang gagamitin natin ulit dito is si Kaya. And pagdating sa artifacts, wala tayong gagamitin kahit anong artifacts. So, kung meron mo kayong equip, tanggalin nyo muna kasi hindi naman tayo damage ng solid dito. So, tanggalin nyo lahat ng artifact and pagdating sa weapon, yung pinakamahina nyo talaga. Kung meron kayong dull blade, pwede nyo gamitin yon. Ang goal lang naman natin dito is kailangan lang natin mag-freeze ng apat na kalaban for or within 2 seconds. So, ang discarte lang naman natin dito is kailangan natin sila i-lure dun sa outer area ng domain. And then, pa nagkumpulan na sila, mag-cast lang kayo ng elemental skill nyo. So, rinse and repeat. Kailangan nyo lang siya matapos. Ay, magkailangan nyo siya ulit-ulitin. Then, pag natapos na naman din na siya, yung notification naman na natapos siya yung achievement is lalabas naman dun. So, double check na lang din dun sa achievement category. Kung talaga na-complete nyo para din makuha nyo yung Primogems kung gusto nyo. Next naman is sa my Forsaken Rift, ando naman tayo pupunta. And ang kailangan naman natin matapos dito is yung kailangan natin makatalo ng apat na kalaban within 2 seconds gamit ang mag. So, ang gagamitin natin dito is si Xiangling. So, si Xiangling, pwede nyo makuha yon pag natapos nyo yung Spiral Abyss sa may Floor 3, Chamber 3. So, once na nakuha nyo si Xiangling, pwede nyo matapos to, palakasin nyo lang. So, si Xiangling ang gagamitin nyo and isama nyo rin si Amber para dun sa Elemental Resonance na plus 25% na attack. So, same discard lang din dun sa mga previous na achievements. So, kailangan nyo lang i-lure yung mga slimes dun sa outer part ng domain. Then, saan nyo i-cast yung Elemental Skill ni Xiangling. So,
Yun, rinse and repeat lang naman to. If ever na hindi nyo sure kung natapos nyo siya, put exit lang kayo, then check yung achievement category para malaman nyo kung nagka-count ba yung pagpatay nyo dun or pagtalo nyo dun sa apat na slime. So, yun, pag natapos nyo to, as usual, lalabas naman yung notification na natapos nyo yung, na-completed nyo na yung achievement. Next naman, dito tayo sa may Cecilia Garden. So, ang pipili natin dito is yung pinakauna, which is yung pinakamahinang kalaban. And ang gagamitin natin ngayon dito is si Lisa and si Kaya. Ang goal natin dito is kailangan natin makatala ng apat na kalaban gamit yung Super Conduct. Apat na kalaban within 2 seconds. So, ang technique ulit is lure yung slime sa outer part, pagkumpulan, freeze ulit, then lipat kay Lisa, then charge attack. Ang kailangan nyo i-take note dito is ang kailangan pumatay sa slimes is yung cryo damage ng Super Conduct, which is kung nakikita sa screen nyo, yung 65. So, kailangan nyo mag-adjust sa build nyo ngayon kasi kailangan mas mataas ang elemental mastery nyo kesa dun sa attack. Kasi kailangan natin pumatay yung elemental reaction kesa dun sa attack yung mismo ni Lisa. So, rinse and repeat. Pag natapos nyo na lalabas ulit yung notification, then check nyo na lang yung achievement category kung na-lock nila para makuha nyo yung Primogems. Next naman is yung Electro Charge na achievement. So, ang kailangan naman natin dito is yung mataas na elemental mastery pero mababa yung attack natin. Kasi kailangan natin makatalo ng apat na kalaban gamit yung Electro Charge na elemental reaction. Gagamitin natin yung elemental skill na charge ni Lisa para makadamage yung kalaban. Then, ang finish dapat dun sa kalaban is yung Electro Charge na reaction. So, kailangan talaga dito sa build na to is yung mataas elemental mastery. So, kailangan nyo talagang mag-trial and error pagdating sa build kasi iba-iba tayo ng stats ng Lisa. So, basta make sure nyo lang na lagi mataas elemental mastery kesa dun sa attack or yung damage niya mismo. Next naman is yung overload na achievement. So, dito naman kailangan natin makatalo ng apat na kalaban gamit yung overload na elemental reaction. So, gagamitin natin ngayon si Xiangling na may mataas na elemental mastery. So, yun yung kailangan natin, mataas na elemental mastery and at the same time, mataas na rin yung damage kahit pa paano. So, ang goal kasi natin dito, kailangan overload yung tumapos dun sa kalaban. So, same discard ulit. Lure ulit dun sa corner or sa outer part ng domain, then saka kayo mag-cast ng elemental burst. So, dito makikita nyo sa clip na ginagawa ko, paikot-ikot ako dun sa area para at least pagka-spawn nung maliliit na slime, natatamaan din sila nung elemental burst ko. So, after pag naubos na yung mga electro slime, labas na lang ulit sa abyss, check nyo kung dumagdag siya sa count, then pag dumagdag, then sabihin, tama yung ginagawa nyo, then ulit na lang ulit. So, ito yung best na lugar sa ngayon pagdating sa pagtapos ito overload kasi may hina pa lang kasi yung kalaban dito. So, hindi ganun kataas yung kailangan yung stats para kay Xiangling. So, yun. Pag notify ulit na tapos yun na, then kunin nyo na yung Primogems. So, ngayon naman, dun tayo sa pinakahuling-huling achievement na ma-unlock natin, which is yung Earth, Wind, and Fire. So, ang kailangan naman natin dito is matrigger natin yung Cryo, Hydro, Pyro, and Electro na Swirl Effect. So, best na kalaban dito is si Animo Hypostasis kasi yun nga kasi Animo siya. So, every attack natin sa kanya mag-i-swirl. So, pagdating sa lineup, masasuggest ko is si Barbara, Xiangling, si Kaya, and si Lisa since, you know, una, sila yung accessible sa lahat ng players. And si Barbara and si Xiangling kasi meron silang elemental skill na pwedeng gamitin na pag ginamit nila, nag-i-stay siya dun sa field kahit wala sila mismo yung nasa field. So, ang pagdating naman sa moveset ni Anim Hypostasis, ang masasuggest ko kung kailan nyo gagawin yung combo is after pag ginawa niya yung moves niya na nasa taas siya or nasa ere siya. So, katulad yan nung naglalabas siya ng ipo-ipo and yung ginagawa niya yung butterfly move niya. So, pagdating naman sa pagkasunod-sunod, unang ilalabas nyo is yung elemental skill ni Xiangling and then elemental skill ni Barbara. So, once na nalabas nyo na yung dalawang skill niya,
mag-switch na kayo agad kay Kaya. So once na tumama yung elemental skill ni Xiangling, once na tumama yung apoy, automatic mag-swirl yun, dumikit agad kayo gamit yung character nyo para dun sa elemental skill ni Barbara, which is yung parang music sa paligid niya or sa area ng character. And then once na nag-swirl na yung water or yung hydro, kaso na agad yung first skill ni Kaya, and then switch kay Lisa para sa normal attack. So ito yung slow mo. So kinas ko yung first skill or elemental skill ni Barbara and ni Xiangling, then nag-switch ako ng Kaya. Nakita ko na nag-trigger na yung fire and yung hydro na swirl. Kinas ko na yung first skill ni Kaya, then switch kay Lisa para doon sa normal attack niya. So after noon mag-notif na yung game na natapos niya yung achievement na yun. So, yep, ganun lang gawin nyo. Rinse and repeat lang yun. Dire-diretso lang. Parang 16 times yung tatapusin yung achievement or yung combo na yun. 16 times. So, after nun, ma-unlock nyo na siya. Punta na agad kayo dun sa achievement. Dun sa may elemental specialist category. Then, yun, tapos nyo na yung achievement na yun. So, pwede, na-unlock nyo na yung name card. So, huwag na rin kalimutan yung mga Primogems na kung di nyo pa siya nakukuha. So, kunin nyo yun, sayang yun. Again, ang laking tulong nito sa game. So, again, pang wish and pang refill ng resin if yun yung ginagawa nyo. So once makuha nyo na yung name card, if ever trip nyo yung design niya, kasi yun nga, isa siya kasi sa parang mahirap ma-achieve na or matapos na achievement. So parang ang gandang i-display sa profile. So yun lang, thank you so much for watching. If you like the content, please like and subscribe. Tapos ayun, just enjoy playing Genshin Impact.